So hello, good morning. What's up mga future criminologists? So nandito tayo ngayon sa kolehiyo at tingnan natin ano ito pangalan ito. Kolehiyo San Agustin Bacolod. Kolehiyo San Agustin Bacolod. Dito yung venue natin sa pagle-lecture. Pero syempre bago tayo magsimula, bigay muna tayo ng word of the day para sa ating mga tropa dyan na nagkakape habang nagre-review. Pagpatuloy nyo lang yan tol, magbubunga din lahat yan, lalo na sa mga tropa mo. Rush the Iman. Sa mga tropa mo dyan tol, ingat kayo lagi and pagpatuloy nyo lang yan. Sinasabi ko sa inyo, believing in God does not make things easy. It makes things possible. Okay, so ang word of the day natin ngayon is walang iba kundi recidivism. Yung word na recidivism. Ang recidivism, it is a form of repetition. Ibig sabihin, gumawa na ito ng krimen pero umulit pa. That is a repetition. Sa ating revised penal code, meron tayong apat na form of repetition. Unang-una, that is recidivism. Makita natin yan under Article 14, Paragraph 9 of Revised Penal Code. At ang pangalawa naman, yung reiteration na kinikilala din bilang habitually, na kung saan makita natin yan Article 14, Paragraph 10. And syempre, yung ating habitual delinquent or multi-recidivism, makita natin yan under Article 62, Paragraph 5 of Revised Penal Code. And syempre, yung ating quasi-recidivism, makita natin yan under Article 160 of Revised Penal Code. So, syempre, balik tayo sa ating topic, yung recidivism lang muna, sapagkat may klase tayo ngayon. Ang recidivism, it is committed by a person after having found guilty at nakapag-serve na siya ng kanyang sentensya sa unang krimen, nung makalabas siya, pumunta sa community, na-commit ulit ng bago, which is embrace in the same title of Revised Penal Code. Lagi lang ating tandaan yung word na embrace in the same title of Revised Penal Code. Like for example, na-commit ako ngayon ng physical injury. Nakulong ako, nasintensyan ako. After kong mag-serve ng, sa kaso ng physical injury, nakalaya ako. Pagbalik ko sa community, nakapatay ako. Kunwari, lagyan na lang natin homicide yung nagawa ko. Now, yung physical injury tsaka yung homicide, pareha po yung under or the same title or embrace po yan, same title of Revised Penal Code, which is ang physical injury at tsaka yung homicide is both under crime against person po yan. So, ibig sabihin, yung pangyayari na yun, yung ginawa ko na yun, that is considered recidivism at ako ay pwede nyong tawaging recidivist. So, paano? Yun lang muna mga future criminologists at ito yung inyong lingkod, Master Schumann, Emmanuel Villaestro Villacarlos, CBRC National Lecturer, and a registered criminologist. Have a nice day ahead.